is another concern video. Ang sabi niya is, "Hello, Miss Ting. Sana po makagawa kayo ng video about ano po ang mas masakit. Ang iiwan ka or ikaw ang mang-iiwan. Salamat po." For me, parehong may pain kapag nangiiwan ka at kapag iiniwan ka. Mas natatamaan lang yung ego or pride kapag tayo ang naiiwan. At doon naman sa nang-iwan, masakit din sa part nung nang-iwan lalo na kapag may feelings pa siya doon sa iniwan niya. Sa relasyon kasi guys, madalas ang na-iiwan o natitira na lang dyan ay yung pagmamahal. Unang nawawala sa relasyon ay ang respeto. At talo niyan ang pagmamahal. Bali nang wala kang pagmamahal doon sa kapartner mo, basta nire-respeto mo, hindi mo kayang lukuhin. Pero kapag ka nawala na ang respeto doon sa kapartner mo, sunod-sunod nang mangyayari yan. Nawala ang respeto mo, susunod dyan, mawawala na rin ang pagmamahal mo. May mga couple na naghihiwalay kahit mahal pa nila ang isa't isa. Ang usualing kataga ng mga nangiiwan is like this, "It's not you, it's me." Kailangan na nating maghiwalay. Yung mga kataga naman, kadalasan ang mga naiiwan. Oo nga, kailangan natin maghiwalay. Kailangan natin ng space para mas makilala natin ang isa't isa. I hope we can still be friends. So, parehong masakit yung mga lines na yan. There's no easy way to break somebody's heart. Dalawang klase lang ang tao dito sa mundo. Isang nangiiwan at isang naiiwan. Masakit kapag ikaw yung nadump kasi minsan hindi ka pa ready. Minsan tinatry mo pang isave yung relationship at intindihin yung kapartner mo sa abot ng makakaya mo tapos siya gumive up na. So, hindi lang ego mo and pride mo yung natatamaan kundi yung mga pangarap mo doon sa relationship nyo. Pero kadalasan sa mga nangiiwan, nagsisisi yan sa huli. Hindi man lahat, pero malaking porsyento po na yung mga nangiiwan ay nagsisisi bandang huli. Lalo na kung biglaan or bugso lang nung galit or pag-aaway ninyo yung dahilan nung paghihiwalay ninyo. Pero naman mga nangiiwan talaga na kailangan nang iiwan yung karelasyon nila. Buo na yung desisyon nila dahil ubos na rin yung mga dahilan nila na magstay pa doon sa relasyon. So, yung proseso ng recovery ng iniwan at ng iwan is the same. Parehong painful yan eh. Whichever side. Ano man yan, breakups are dramatic at may malaking emotional na impact yan sa pagkatao natin and also magastos dahil kapag ikaw ay nagmo-move on, kailangan mong mag-out of town, pumunta sa mga kaibigan mo, makipag-party para maibsan yung sakit na nararamdaman mo. But yet, ang breaking up is a natural and necessary part of love and life. Yan yung risky business na tinatawag. Kailangan mong sumugal kahit hindi mo alam yung kahahantungan. You're totally out of control kapag pumasok ka sa isang relasyon. For me, mas mabuti na yung ibinigay mo yung lahat para in case magkahiwalay kayo, eh walang regrets na mangyari sa'yo once na natapos yung relasyon nyo dahil alam mo sa sarili mo na ibinigay mo naman ang lahat para doon sa kapartner mo. But of course, may disadvantage and advantage ang hiwalayan. Number one advantage niyan is mas nagiging self-dependent ka. Another thing is, mas nakakapag-focus ka doon sa goals mo. And also, nagiging emotionally strong ka habang tumatagal. Also, ito importante, na kapag nandun na kayo sa hiwalayan or naghiwalay na kayo, mas nakikita mo yung totoong intention ng tao sa'yo. Minsan, pagka nasa kasarapan tayo ng relasyon, hindi talaga natin nakikita yung intention o yung motibo ng taong ito sa atin. Kung nakabuti ba ito sa'yo or nakasama sa pagkatao mo, yan yung mga advantages kapag natatapos yung relasyon. Ang mga disadvantage nito, syempre, kapag nandun ka sa proseso ng breakup, you become emotionally vulnerable. Feeling mo, hindi mo kakaya yung hiwalayan na nangyayari sa inyo. Another disadvantage, nakakaramdam ka ng mababang self-esteem. Naramdam mo, hindi mo na kayang magkaroon ng mga happier time. Also, you give up on love. Pakaramdam mo, walang tamang tao para sa'yo. Pakaramdam mo, lahat ng tao, manluloko at iiwan ka. Ang totoo, yung mga disadvantages ng breakup ay pwede mong ma-turn into advantages. Nga lang, at first, yung loneliness, babalutin ka, lalo na kapag post-breakup. Tipong kakatapos pa lang ng hiwalayan nyo. Karamdam mo, ikaw yung pinaka
malungkot at miserable na tao sa balat ng lupa. Kahit na yung family mo nakapaligid sa'yo, hindi nila maibsan yung lungkot na nararamdaman mo. But the secret is you can turn the disadvantages into advantages by turning your loneliness into self-realization and realize that there is your family and friends and your career na mas nangangailangan ng oras at attention mo kesa dun sa nawalang pag-ibig mo. Try to find your lost happiness dun sa mga bagay na nag-i-exist around you rather than grieving on someone na iniwan ka na. Wala na sa buhay mo. Hindi mo kailangan maging alipin ng kalungkutan. Hindi mo kailangan maging alipin ng nakaraang relasyon mo. The reason why naghiwalay kayo is because may taong darating talaga na para sa'yo. Kasi, paano papasok yung taong para sa'yo kung yung taong mali ay nasa buhay mo ngayon? Believe me guys, darating yung time na pasasamalamatan mo kung bakit yung mga nagdaang relasyon mo ay natapos at kung ano yung purpose ng mga pinagdaanan mo. Lalo na kapag dumating na yung taong para sa'yo talaga. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may natulong po ako sa mga pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang topic natin, please give it a thumbs up. Comment down below and also huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Libre po yan. And share this video dun sa mga taong sa tingin nyong alam nyong matutulungan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!